Good morning, live. For today, this is Queen Helen of the Retract. Pasensya na po, medyo nagkakaroon lang yung aking gadget, at least at talagang ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Sometimes they could manipulate my gadget. Pero okay pa rin. Okay pa rin tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat na nandiyadyaan kayo. Siyempre, natural. Lahat itong ginagampanan ni Queen. Medyo talagang napakahirap po. Kaya nga yun ang sinasabi ko sa inyo. Talagang hindi basta-basta dahil nandito ako mismo sa pugad kung saan sila namumugad ng mga claimants. Pag sinabing claimants, sila kasi yung naghahangad na kunin yung hindi sa kanila. Ako'y talagang naiimbyerna, kumbaga, pero bawal magalit. Kabilin-bilinan ng mga lolo, huwag mong sayangin ang energy mo sa kanila. Dahil mas marami ka pang gagawin. Magandang umaga po sa inyo, mga lolo ko. Alam kong nagbabantay kayo ngayon at nakikita ninyo ang lahat ng eye bags ni Queen dahil nakamonitor po ako sa gagawing 3-day visit ng caretaker president na mismo si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dito sa Malaysia. I am always ahead. 100 step ahead. Dahil alam ko pupunta sila dito at magpa-sign kung anong gusto nila. Wow. Okay? This is na paraan nila. Siyempre magbuklod-buklod din sila. Ah? Right from the start, we know the game of throne. The game of conspiracy. Ika nga. Kaya nga, dito, alam niyo, nahihirapan si Queen, ha? Yung bawat kibot ng kahihiyan na ginagawa ng mga liderato ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Indonesia, Singapore, Brunei, at mismo ang caretaker na Queen dati, Queen of England. Subalit, talagang ipinasa sa aking mga balikat ang pinakamasakit na parte. Sinaluko ang problema ng Mapilindo. Ang agrimento na inabuso ng husto ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Brunei, ng Singapore, salamat sa inyo ha, Indonesia, at ng lupasog na claimants. Pag sinabi mong claimants, e sila yung naghahangad mapasa kanila ang kayamanan, ang kalupaan, at ang tinatawag na pag-aari. Soberenya po ang pinag-uusapan dito. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid ko sa Sulu, sa Lupasog. Ngayon, naintindihan nyo na ako. Bakit ko kayo inayos, MNLF ng Sulu? E di sino ngayon pinaburan? MILF. Hindi kayo na almost 80 years nagpakahirap para tulungan ang SUG. Nasaan kayo ngayon, MNLF ng Sulu? Binigyan ba kayo ng kunting respeto sa paglaban ninyo? Marami kayong pamilya na nawalan ng buhay. Kusa na lang pinapapatay bilang isang rebelde ko noon. Kawawa kayo. Ni hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na ipaintindi sa inyo ang kahihiyang ginagawa ng gobyerno, ng militar. Ito na yung resulta
ng peace process ng office ng presidente ng Pilipinas. Opak! Mula kay sa Tripoli Agreement dahil sa ligwasan Mars. Okay, nag-sign si Bongbong with Pax Manguda dati, who is a climate sultan of Maguindanao. Hindi po siya dugo ng Rajaboyan, ha? Alam po namin ang sikreto. Ang Rajaboyan, kaya nga tinawag Rajaboyan, kasi mga lolo sa dugo ng buhaya. Idi, lalagyan ko na lang ng kaliskis ang lahat ng pamilya. If ano kaya ang beauty ni Mariam kung siya ay may kaliskis na? Dahil Rajaboyan eh. At iyan ang tinanggap dito sa Malaysia. Ngayon, kamiting niya siguro ang agong. Pero titingnan natin. Salamat. At least, hindi nila namalayan na nakalive ako kagabi. Hindi nila namalayan kung sino si Queen Helen of the Rajak. Legal po ako. Kahit anong gawin ninyo, nandito ako. Sa pinto ng Limoria. Ligwasan ay isang pinto. Ang siyudad sa araw ay isang pinto. Ang Biringan City ay isang pinto ng Limoria. As Queen of Limoria, I can go anywhere I want. Dahil ang ilalim, ang siyang nagbabantay ng ating langis, ng ating deuterium, ng ating mga kayamanan na punong-puno ng ginto. Kaya nga naideklara natin ang Golden Age. Ako'y nahiya ng husto sa kaganapan kahapon. Walang pagkakaiba sa mga presidente at first lady noong kapanahunan ng bagong nag-independence ang Pilipinas. Ako'y nahiya sa mga asal na pinapakita nila. Hinahanap ko kagabi si Mr. Ramon Ang. Although nakita ko siya. Pero sige lang. Ngayon nalaman natin na sila pala yung funder ng Ligwasan Mars. Who is Ramon Ang? San Miguel? Saan galing ang yaman ninyo? Diba? Sa yaman din ng code ng Ferdinand Idralin Marcos? Saan nang galing? Diba sa Liberal Party of the Philippines? Dahil lahat ng political allied, lahat ng mga ginawa ng lolo para magkaroon ng gobyerno, ay siya din ang gumawa ng mga political party. Dito sa Malaysia, lolo din ang gumawa ng UMNO. Na yan magpahanggang ngayon, may pundo po yan. Ang lolong gumawa ng Liberal Party, Nationalista Party. Pero inabuso ninyo lahat. Ito tagus sa puso. Baybayin ko po ang ginawa na misyon ni Queen Helen of the Rajak at ni Raja Mamay. Kung hindi kayo makinig, okay pa rin. Walang problema. Basta umalis kayo sa lupang pangako. Maniningil si Queen sa bawat hangin na nilalanghap ninyo mula nung kayo ay niiluwal ng inyong mga ina sa mundong ito. Maniningil ako sa katubigan. Maniningil ako sa kalupaan. Maniningil ako sa kabukiran na iyan ay nilustay ninyo, nilaspag ninyo at sinira ninyo ang tinatawag na palasyo, kalupaan, nakaharian ng makapangyarihan dito sa lupa. Kaya nga, mas nyado ninyong minaliit ang utak ni Queen. Mas nyado ninyong tiningnan na para bang, wala yan. Dahil walang pera.
tinikis niyo ako, gobyerno ng Pilipinas, para hindi ako makagalaw. Pero namayagpag ang mga claimants, nasaan yung 2 billion pesos na binigay ninyo sa iba? Actually, that is 2 billion US dollar na pinaghirapan ko. Ngayon, yung finance ko na yan, na sinabi nandyan ang resibo sa iyo, nandyan yung coordination sa Central Bank Treasury, ipakita nyo na yan sa akin ngayon bago ako magkaroon ng pagkakataon na kayo mismo ay mahuhuli ko. Pinahiya nyo ako sa buong mundo, Queen of the Universal Magnum, Queen of the Global Earth, nagiging pulubi nang dahil sa inyo, Claimants Sultan. Pax Mangudadato, alam mo yan. Pumunta ako sa iyo in 2010. Binigyan namin kayo ng appointment as Raja Boyan. Ngayon, pinasa mo lahat ng appointment sa Malaysia. Nag-appoint kayo bilang equivalent, bilang katumbas si Lisa Marcos as Sultana para madala mo dito, naka-miniskirt, kumakain ng baboy. Yan ba ang gusto ninyo, Mariam? Mahiya kayo sa balat niyo. Claimants is claimant. Forever you are claiming until you die. Hindi kayo natinag. Alam ninyo, ang BIFF, bantayan, ang Bangsa Moro Freedom Fighter, ay mga legal. According to the land authority ng mga lolo, bantay po yan ng langis. Iyan ang binasbasan ng mga awliya, kaya nga freedom fighter, kahit 3-5 lang nakakalaban. Pero anong ginawa ninyo mga hostages? Nabayaran ba kayo? Bayad ba kayo? Hindi niyo ba inisip na yung angkan ninyo ay masasala at magkaroon ng sumpa? Ang ligwasan ay engkantadong lugar. Bago namatay si Kaka Umbrakato, nag-usap kami. Alam ko, Kagi Murad, kung ikaw pa iyan, pero iba na yung pangalan mo eh. According to Raja Mamay, yung anak mo mismo ang nagsabi, napatay ka na. E di kung buhay ka, di lalo kang mananagot sa sobrenya. Sinabi ni Kaka Umbrakato, para mamuno ka at magkaroon ka ng power, pinatay mo si Hashim Salamat. Paano yan ngayon? Kasi nakakalkal ko lahat yan. Kawawa kayong mga liberators. Ang liderato ninyo, binibenta kayo sa buong mundo. Siya mayaman, marami ng mall. Dahil binabayaran ng mga matataas na tao na ganid sa kapangyarihan. Sinuportahan ni Bongbong? Welcome to the family of Raja Boyan. Sumpa ang abutin mo. Anong nangyari kay Bong Revilla at kay Lani nung sila ay binigyan ng basbas in 2011? Alam mo ba kung ano nangyari sa kanila? Nagpatayan. Hintayin ko na magpatayan kayo, Bongbong at Lisa. Dahil yan ang sumpa ng Raja Boyan na kinaklamar ni Pax Mangudadato, ng kaibigan mismo ng matataas na gobernador ng isang lugar kung saan nandito rin kaya sila. Nakakahiya kayo. Hindi dapat ako nagagalit. Pero pinapahiya niyo ang buong mundo as Queen of the Global Earth dahil sa pag-angkin ninyo ng hindi sa inyo. Ngayon, ang peace process. Nasaan kayo, Ding Dallas, Miriam? Ngayon, nandito kayo, mga general. Huwag na ninyong dagdagan dahil ang korte ng soberenya ay hindi basta-basta. Korte na yan ng Divino Gobyerno, ng Diyos Ama. Eh kaya nga signal number 5 yan ngayon. So sobra kong galit sa inyo. Bongbong, umuwi ka. Lisa,
itama mo yung pagkakamali mo. Kung nandito si Mariam, siya ang nag-udyok sa paglast standoff. 5 million pesos ang binayad sa BIFF. Kaya na hindi nagkasundo. 3 million lang ang binayad ninyo. Para makuha ninyo ang ligwasan, Mars, mahiya kayo. Ngayon, nandito kayo, naghahanap ng pundo. Dahil sa gigantic ally ninyo, Department of Energy, tapos na ang pag-aari ng paglamar ninyo. You have made a mess among yourself. Kung hindi kayo pumunta dito, hindi ko ilalabas ito. Inantay ko na matitiklo ko kayo. Dahil kausap ko mismo ang matataas na tao na nagsabi, huwag mo munang pakialaman si Anwar. Kausap niyo si Anwar, ang Prime Minister. Ialam din yan dahil sa inyo, sa pag-claim sa inyo. Ang Sabah standoff po, makinig po kayo mabuti. Nandiyan po yan sa Google. I-Google ninyo. Sambuanga standoff, Sabah. Nag-umpisa sila, Sabah standoff. Sumunod yan, Sambuanga standoff. Sumunod, 44 Sapmen. Sumunod, Marawi Siege. At yung huli nila, paglas. Kaya kayong mga MNLF, sa Sulu, pasalamat kayo. Dahil hindi kayo nasasama sa kahihiyan ginagawa nila. Revolutionary government ginagamit nila para they will remain power in the 1987 Constitution. Bongbong, pangalan mo o totoo ka? Magpakatotoo ka. Nagkausap tayo kung ikaw pa rin yan. Alam ko rin kung paanong gumalaw ang mga utak ng mga programa, ng mga packager. Kaya nga sinabi ko sa inyo, I am not stopping until the end, until I got what belonged to the people. Hanggang ngayon. Gusto niyo isa-isahin ko ang kahihiyan ninyo? Gusto niyo ipakita ko sa buong mundo yung karumal-dumal na pagpatay ninyo para lang meron kayong masabi na merong gyera? Inoferan po ako. Ganito ang pagkasabi ng packager. Ayaw ko na lang i-mention kasi baka patay na rin yan. Pero kilala ko po siya. Kausap namin siya. Queen, King, putok-putok konti para at least ibibigay na ng Malaysia ang inyong karapatan. Putok-putok konti. Okay, hindi ako pumayag. Bakit ako magpaputok? I-pro-peace ako. I was in Sabah that time. Alam niyo ba ang nangyari? Dahil kung mo hindi ako tumanggap, hindi pumunta sila sa claimants. Sinong tumanggap? Si Jamalul Kiram III at ang pamilya niya. Alam niyo kung sinong pumunta dito? Na nagsugod from Tawi-Tawi, yung kapatid. Pero nasaan sila? Sino ang nagbigay ng pundo? Malaysia? Philippines? Head of state? May mga pictures kaya kami. At kilala ko yung mga sultan na kasama. Ayaw ko na lang dagdagan kasi mamamatay na rin sila. According sa lulo, pag namatay, nakabantay kami. Kung saan namin dadalhin yan, iyan ang maganda. At sikapin ninyo na hindi kayo mamamatay. Dahil ang husga ng Divino Gobyerno sa kamatayan. Iyan ang hindi ninyo alam. Masyado kayong naging malaki. Ngayon, hahanap kayo ng pundo na sinabi na nga sa inyo, ibalik nyo lang sa may-ari. July 30, kasagsagan ng recognition ng oath into office ni Bongbong. Sinabihan na ako na doon ako at si King Mamay. Pero basta na lang point dahil ang sikreto nabunyag at na-blackmail si Bongbong. Bongbong, nakikinig ka. Nakikita ko yung mata mo. Kung ikaw pa rin yan. Okay? I am telling you the truth now. Hindi niyo pwedeng baluktutin ang batas. May batas ang mga lolo. At iyan ay pinapatupad. Nandito kayo, 3-day visit. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ayusin ang Sabah standoff.
Maraming namatay na MNLF from sulot. At maraming nasa death row dahil sa kaso at pinataw sa mga pobreng mga Pilipino na hinuli. Yung iba walang kasalanan, hindi sila MNLF, hindi sila rebelde. Kaso lang, para matakpan ang karumaldumal na ginawa ninyo na nagbayad kayo ng mga tao para hantingin parang manok na sa internet yan. Ang lahat ng patunay. Up to tawaw. Ngayon, unang-una, ang MNLF, may lolo din yan. Nandiyan yung isang claimant. Iyan ang sultan ni Gloria Arroyo. Kung saan siya natutulog, doon din ako natulog nung ako'y pumunta doon. Si Sultan Kasimuddin Jamalul Kiram Alam III. Na iyan ang sultan ni Alnas bin Abdul Gapar. Iyan ang tatay ng MNLF. Kaya nga nung pumunta sa akin yan, 2012, pinakilala ko yan kay Sultan Pandala Pasandalan, ang may-ari na tinuring sa kalupaan. Dahil sinabi ko nga, 10 meters up, pag-aari ng kung sino, may titulo o wala, nakapwesto. Iyan ang tinatawag na pinapahiraman kayo ng inyong kalupaan. Pero ang tunay na may-ari, ang Diyos Ama, ang Allah. Kaya ngayon, nag-sign kayo ng agrimento, Mariam Pax. Okay? Nandito po ang mga picture ninyo sa akin. Yung pakikipag-usap ninyo sa gobernador ng Malaca, nandito po sa akin. Kung nandito kayo ngayon pupunta, maraming salamat. Kasi alam niyo ba kung bakit? Galing na po ako sa Pulau Basar. Ang Pulau Basar, nandyan yung pinto ng mga lolo kung saan kayo ay bibwaltahan. Direkta po yan ng mga linaya galing kay Propeta. Kay Prophet Muhammad. At si Ama Ali ay dugo mismo ni Sharif Ali Barakat. Ngayon, masabi niyo pa ba na nagkakamali si Queen sa kaniyang mission? Sinabi ko nga sa aking mga kasama, do or die, may pera o wala. Diretso. Ngayon natuntun ko dito iisang pananalita ng mga ay gusto kong magmura pero hindi kaya. Bakit? Iisa yung mga paratang na nangungulekta ako ng pera. Kayo ang nangulekta para sirain ako. Para isabi ninyo sa mga gobernador dito, sa mga opisyalis dito na wala akong kwenta. Walang kwenta si Radya Mamay dahil nangungulekta ng pera. Kasalanan niyang malaki. Kasi kung tutuusin, bawat isa sa inyo na binuhay ng Diyos, ng Allah dito sa lupa, may utang kayo. Yun ang hangin, ang tubig, apoy, lupa, kabukiran. Yung tinatawag natin na 8 elements ng mga lolo. Mga elemento na siyang bumubuhay sa inyong pagkatao. E kung ako kayang maningil as the Queen of Limoria, ako kaya ninyo? May patunay po ako, may buhay akong lolo na tumatayo sa harap, sa likod, sa tagiliran. E how much more yung mga ibang king and queens ng mga ancient ancestors that up to now are with me. Hindi niyo nakikita iyan? Ngayon, sino nga bang may kasalanan? Yung inuutusan magpanggap, inuutusan magganap, o yung packager, programmer, o yung nagpi-finance? Isa ngayon, wala na akong sinasanto. Mismo yung nag-uutos, yun na ngayon ang hulihin natin. Sino nga bang nag-utos kay Bongbong pumunta dito? At ipahiya ang buong kaharian. Lalo na si Sultana Lisa nila, si Sultana Mariam nila. Nandito si Teng Manguda dato, nakita ko pa nga eh. Alam ni Teng yan, magkatabi kami sa presidential table during the Philconsa
Pero kilala nila kami. Siyempre kilala. Yun nga, nangungulekta. Yun ang mga paratang nila. At yun ay nakarating dito sa akin. Sa matataas na tao, nakausap ko. Kasalanan ay kasalanan. Lahat kayo claimants. Ngayon, papaano iyan? Kasi sisingilin ko kayo. Lahat ng kayamanan nyo, kukunin ko. Sige, dahil iyan ay may pinagmulan. Kinurakot nyo iyan, kaya kayo nagiging gobernador. Dahil ang pera ng gobyerno, may paraan kayo makurakot. Hindi nyo nakita. Kaming mga nasa Mindanao ang inopress ninyo. Talagang inalila ninyo para kayo ay kilalanin mga hari, mga sultan, mga princess, mga queens. Sige. Sige lang. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos Ama, ang siyang huhusga sa divino gobyerno. Ang Saba stand up, Anwar Ibrahim, Najib, Paala, lahat kayo na naging kakuntsaba ng Sultan-Sultan Sulo at ng Sultan-Sultan Maguindanao ay kayo rin mananagot sa ngalan ng batas ng soberenya. The rectificatory government, 50 days left. Pagdating ng September 16, 2023, tapos na po yung binigay palugit ko na final sa inyo. Hindi nyo kilala si Queen? Nagpakababa. Tinuring ninyong baboy. Tinuring ninyong bus-sabos. Yun ang pananalita ninyo. Mag-ingat po kayo. May bantay po yung bawat bibig ninyo. Lahat ng ginagawa ninyo naka-record sa kalangitan, sa limorya. Bawat action ninyo, iniisip nyo pa lang, nire-record na iyan. Ipapano ngayon? Natuntun kayo. Mr. Ramon Ang, sino pa bang kasama? Ngayon hanapin ko yung pera na naka-assign sa akin na dapat May, June, July nakalabas na. Hindi lang yan basta-basta. That is $2 billion US dollar. Pinahiyan nyo ako sa buong mundo? Nang dahil sa claim ninyo, kayong nakikinabang, BARM, binigyan si Alnas niya ng pera. Nagkamali kayo, Central Bank. Ayusin ninyo yan. Kasi galit na si Queen. Hindi ako mamamatay sa sobrang sakit. Mamamatay ako sa konsumisyon. Dahil you lead me on para makagalaw si Bongbong na siyang tunay na claimants na gusto maging hari at reyna ng Pilipinas. Ay mga walang hiya. Totoo ba kayong dugo? Iyan ay hamon ng katotohanan dahil ang totoong may-ari ay hindi Marcos. Hindi Kiram. Hindi Italiano. Hindi kayo politiko. Ang Saba stand up, maraming namatay. Sino ang nagbigay ng pundo during the war? Kasi dapat putok-putok lang yan. Isang araw lang. Umabot sa ilang araw yan. Ilang araw. Ilang ano yan. Hindi na kontento. Si Ustad Sabir, nagsisi yan sa huling sandali. Si Habib Ahil, kasama ko, sana, pero naging claimants din. Lahat na naging kasama ko, nakakita ng window, ng pinto, nakakita ng dokumento, nakakuha ng sikreto, binabayaran pala ng kalaban. Malacanang is a good payer to interfere, to infiltrate, to penetrate the mission of the Queen, Office of the President. Kaso lang, since 2013, wala naman talaga kayo power and authority na. Kaya nga, you are clinging to the revolutionary government. Paano yan? Ipa-DNA natin si Murad, kung siya pa yan.
Kasi kung hindi, papatawan ko siya ng hustisya sa pagpatay kay Hashim. Salamat. Lolo, I will give you justice. I will give justice to Umbrakato. Dahil sila ang totoong tagapagbantay ng ligwasan. Sino nga bang kasabwat ng ISIL, ng ISIS? Binabayaran nyo lang ang maute. No? Doon, mamaya, papasok ako dyan. Ipapakita ko lang sa inyo. Nakapunta si Bongbong dito na may mga kaso yung kasama niya. Yung mga sultan-sultan na yan, nakakapunta dito. Paano yung Sambuanga stand-up? Hindi kami napuruan sa Sabah stand-up kasi ipapataw nila sa amin. Kaya kinidnap nila si Raja para papirmahin na siya ang gumawa ng Sabah stand-up. Ang kapatid ni Mamay ang nandoon sa Sabah kasama ni Mutsol. Sa lahat dato, may picture pa ako niyan. Kaya nga kahit anong mura ni Mutsol sa akin yan, meron po yung patunay na sa internet lahat, na sa Facebook yan. Yan ba ang totoong sultan na pinaratangan si Queen na prostitute? Patunay mo yan, ha? Sultan, nagkausap tayo. Haji Asakil, Sangkula, alam mo yan. Namatay si Haji Nasser Sangkula. Ginawang general si Pabilyon. Si Pabilyon naging kalaban dahil siya ang inutusan pumunta dito sa Sabah para kunin ang lost and found documents. Pabilyon, maraming salamat. Nakausap mo si Musa Hari, si Federico, kaya nakakuha kayo ng kopya. Ngayon, nabawi ko yan. Na yan ang ginamit ng lahat ng claimants para dito sa deed of 1878 na kiniklaim ninyo diyan sa 14.9 billion. Kasama ba yan ngayon sa pagpunta ni Bongbong? Suportado ba kayo, mga claimants ni Bongbong? Mapapahiya kayo. Dahil lahat ito, binawi ko, ito yung patunay ng titulo ng soberenya. Ayan, ang kalahati nito sa England. Ito yung lost and found documents na tinago ni Tun Mustafa, na yan ang number one claimant. Ito, makita ninyo. Ayan, ang tinatawag natin na kalupaan. 1878, ayan yung magic carpet. Okay, sabihin na natin, ang dugo galing sa Taif. Ayan, mga ano niyan ha? Papakita ko lang sa inyo. Dahil hindi kayo nagtatanto. Number one on the list, dahil papatayin mo pa ako, pinadlak mo pa ako, kami ni Raja. Okay? Ngayon, patutunayan ko sa iyo, dahil during 44 Stopmen, may picture din kami, kasama ka doon sa programmer, kung paano gagawin yan ha. Pumunta ka, nakakuha ka ng testamento ng deed of 1878, na ito yung ginamit sa claim, magpahanggang ngayon. Ito ang original na lantern. Ito, sign ni Baron Overbeck at ang mga lolo. Ito ang ginagamit niyo, claimants, dahil kay Sultan Kasimuddin Jamalul Alam at ng mga conspirator dito sa Malaysia. Okay? Yan ang silyo mismo ng omno ng jajaan yan. Kaya nga ngayon, masabi niyo pa ako na ako ay nagbibiro. Kaya in July 3, 2023, binawi ko na yan. That's why we were able to declare the golden age. Kasi ito ang sikreto, the full moon. The no limit angry kay Lolo Rizal. I am showing you because this is the secret that nag-claim kayo. Akala nyo kasi kayo, kaso lang ninakaw pa ni Alnas ang identity ni Mamay na siya yung beneficiary ng Kiram's asset. Nasaan kayo, Mahathir? Ngayon, Anwar. Ngayon, Bongbong. Pag hindi ninyo kilalanin si Raja Mamay, then, kahit Singapore mananagot. Dahil sila ang administrator ng 189 trillion Malaysian ringgit
sa Development Bank of Singapore. So all of this, hindi ako pumayag ng putok-putok. Nabisto kayo dyan. Pero walang hustisya na ginawa ang gobyerno ng Malaysia, ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Malaysia, ng Singapore, ng Brunei. Kasi sila ang nag-support niyan. Sabah stand-up supported by Hassan al-Bolkiah. Naka-helicopter pa para bigyan ng food ang mga nagtantra-tantra. Yung mga MNLF, kausap nila. Okay? Ngayon, paano yung naka-death row dyan? Bongbong, puntahan mo yan. Kasi mga Pilipino yan na inakusahan. Puputulan na lang ba ng ulo dahil tinatakpan niyo yung totoo na mamamatay tao na yan mismo kasama ninyo? Because of you, caretaker presidents, after Gloria Arroyo, especially Duterte, now Bongbong. Let's see. However, it didn't stop there. Nagbayad ulit ng milyones-milyones, hindi na si Hasanal. Sultan Johor na ang nagpinas ng Sambuanga stand-up. True Miss Wari na. Si Miss Wari na mismo ang kausap. Pero yung pera dinala na ng kasawa somewhere. Yan na yung meron na sila, maraming propriedad. Ang usapan dyan, ganito. Sige, nandyan si Queen sa Sambuanga. So, collateral damage na ako dapat. Pero anong ginawa ko? Pinuntahan ko pa yung mga nakabartulina na mga kinulong na mga asawa ng MNLF. Ako po yun, nag-isa-isa sa inyo mga MNLF na binabatukan kayo, sinisipa kayo ng mga pulis, ng militar. May nagpa-thank you ba sa akin sa inyo? Wala. Minalas ng husto. Maraming dinala sa Manila. Sa Navy, doon pa lang nawala na yung mga asawa nila. Naghanap ba kayo ng katotohanan? Kumutakot kayo at bayad kayo. Ayaw ninyong ilabas yan. MNLF, kawawa kayo. Ginamit lang kayo para sa tinatawag na claim. Ang 14.9 billion na iyan, hindi iyan. Dahil mas malaki. Dahil ang pera niyan, nandyan sa buong HSBC. Yan ang mapilindo. Kung saan nang galing dyan ang proceed ng oil and gas. DBS Singapore, when I was there, nagpunta ako, nakablock yan sa Sabah Gas. Now, sino yung mga nagbablock? Siyempre, yung may pera, yung may arrangement, yung merong kakilala sa head of states na binablock yan. Ganyan katindi ang usapin dito. Ngayon, paano iyan? Pagdating sa Sambuanga stand-up, that is another crimen. Makapalag ba si Coronel doon? O sino ba yung nasa pisto? Kasabwat sila, nandoon ako noong nag-meeting. Lahat ng mga MNLF kung Pinlano. Kawawa yung mga bata na dinamitan, nagkandaihi sa pantalon dahil ang akala nila mag-parade lang sila. Nasaan kayo, mga gobernador? Hataman. Alalang-alala ako noon dahil isang bata nagsusumamo paggabi nananagoy dahil anak ng aming kadugo. Dahil binanatan lang ng drug. Siyempre magpaparade lang. Bayad. Magkanong binayad? Sa Sambuanga stand, ay sa Sabah stand-up, kinuha yung mga putol, yung mga wala ng ano dito sa Kuta Kinabalu, kinuha yung mga Pilipino kasi magbibigay ng pera na 30,000 ringgit. Alam ko pa kung sino yung nagdi-deposit. Tapos, pamilya din talaga ni Alnas bin Abdul Gapar na kapatid ni Mamay. Plus, bibigyan daw ng housing sa lahat dito. At yun ang dinamitan, plus yung mga tropa na galing sa Sulu na mga MNLF
na pumasok at yon ang mga hinanting. Siyempre, hindi sila kumbatan. Una silang bumulagta. Conspiracy ng Malaysia, ng Philippines, ng Indonesia, dahil sa Mapilindo, suportado ng Sultan Brunei. Ngayon, ang Sambuanga, Johor, bakit namin alam? Dahil alam namin kung sinong nagbitbit ng pera galing kay Manong Jan, Enrile, panahon mo na, kailangan kita. Truth is true. Hindi ko kayo pinaparatangan, pero kaya kong kunin ang katotohanan dahil sila mismo nagsabi sa akin. Di kawawa tayo hanggang kamatayan ito, ha? Isa nga, hindi niyo ako mapipigilan dahil ang katotohanan ang siyang nangingibabaw at namumutawi sa aking mga bibig. Sambuanga, stand up. Nabayaran lang ang government. Patay ang kaso. Kawawang mga MNLF. Kawawang mga badyaw. Sinunog yung mga kabahayan. Tingnan nyo na dyan yan. Ipapadala ko sa inyo kung paano nila pinulbos. Alam nyo ba? Ako'y naniniwala sa kapangyarihan ng Ama, ng Diyos, Ama ng Allah. Yung dalawang rocket launcher na helicopter. Paikot-ikot na sa bubong namin. Alam nila exactly kung saan kami. Kasi collateral damage na nga. Si Pinoy nando doon kasama si Marojas. I was there. Bakit? Inilaunch nila. That is not supposedly, that is the highest crime in the law of war. Hindi ka pwede mag-launch ng rocket. That is a civilian territory. Pero ginawa. Sinong advisor that time? Marojas. Sinong Secretary of Defense that time? Kawawa kayo kasi lahat yan, baybayin yan ng Mapilindo 2023. Kaya nga, lumabas yung sakit ni Noy-Noy. Hindi man yan patay. Hanapin ko pa rin yan. Naglaway. Dahil hindi niya akalain yung dalawang helicopter niya matutumba ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Anong sinabi ko kay Mahal na Hari? Aim high. Pray the bullet of God. Di nahulog. Naglast pa rin ng how many days? Namatay yung mga combatants na binayaran. Pero saan tumawag? Queen Saklolo. Masakit. Paano ko kayo sakluluhan? Kami mismo, malapit na ilang dipa na lang, ipinaulan ng mga lolo. Nakita ngayon sa talahiban na malapit na pala doon sa aking tinitirhan at ako'y pupuruhan na. Dahil yan ang dahilan ng Sabah standoff, Sambanga standoff at itong Marawi siege, itong 44 submen. Kasi tinatao nila kapag ako'y nasa teritoryo para at least pag namatay ako, kasama lang, parang wala lang. Yan ba ay hustisya? Ginawa ninyong mga tau-tauhan na kaya niyong patayin maraming mga combatants na kawawa. Tambak ilang 6x6 na mga truck. Ilang mga manglulot, magnanakaw, ninanakaw yung mga ari-arian. Military, sorry to say, nakita ko po yan. In every war that you have, sino ang nagnanakaw? Kayo rin. Napakasakit po. Ngayon, sa Sambuanga, kaya nga dito ninyo makita. Hindi sila nakontento kasi 2012, talagang kasagsagan na yon. Dahil nailabas ko ang blood compact, alam ni Mang Odadato yan, na nagkaroon ng signing in 2010. October 20, 2010, that is the blood compact na ginawa natin, pinadala natin kay Marvic Leonen. Kaya pasalamat ako sa iyo, sir, dahil pinakita mo yung konsyensya mo bilang isang hurado. Nakita mo mali si Pinoy. Kaya nga, naawa ko kay Lola Dear.
kay Josephine Dominguez. Nadala siya, nakuha siya. Pero humingi ng kapatawaran. Tumawag sa akin sa Sarawak, patawarin ko siya. Namatay siya. Na alam ko, ipinaglaban niya ako. Sinira nila ako. Dahil yun nga, dahil may pera sila. Yun na nga sinabi ko previously. Na nandun ako sa Baguio, biglang nagbayad sila ng TV station. Nakabulagta ang picture ng branded terrorist ng Malaysia, Sultan Fuad Abdullah Kiram. Na yan ay mismo kasama ng presidente na nag-visit dito. Where is justice now? Are you playing gods? Na hindi kayo mahuhuli? Nakakatuwa isipin ano, na hindi nila akalain na mabubunyag ang lahat ng kasalanan na ginawa nila. Dahil kung mga ultimo tayo, wala tayong pera, kaya nga ginigipit ako na huwag ako magkapera para sila ay namamayagpag, ay abay ang gaganda nila. Pero maganda ba ang kalooban? Maganda ba ang kaisipan? Ipuro gyera at puro kailangan mapatay si Queen para hindi mabunyag itong ating karumal-dumal na ginagawa para tayo ay mangibabaw at magiging hari at reyna ng kalupaan. Anong nangyari? Di sa Sambuanga stand-up, 6x6 na mga patay, hindi kaya dalhin ng C-130, doon dinadaan sa Cagayan de Oro. Kawawang mga militar, new graduate, isinalang sa giyera na hindi naman. Sino ang programmer packager? Hahabulin po kayo ng hustisya, ng soberenya, ng Lupasog Empire. Dahil ang Divino Gobyerno ay pinadaan sa Lupasog. Nasaan ngayon? Hindi kayo nakontento? Pinadala niyo ang Santo Papa sa Pilipinas. Ha! Diyan ko nakita ang kamay ng Lola Bukawi. Dahil ipapatay niyo ang Santo Papa, igagawad niyo kay Queen at kay King bilang mga ISIS na ngayon para meron kayong patunay. Pasalamat kayo, mga Katoliko. Dahil ipinaglaban kong pauwiin ang Santo Papa na walang galos. Dahil ang 44 sapmen na iyan na pinatay sa likod ng puro mga iyan, ayan ay konspirasiya. Pero ang isang kaluluwa nag-report sa akin dahil ginamit lamang sila. May bagyo, ginamit ko ang kapangyarihan ng reyna ng kalikasan para masagip ang Santo Papa, makauwi ng maluwalhati. Nagpa-thank you ba kayo? Alam ni Santo Papa yan, tumatawag ako sa Papa Nuncio. Bring back home the Pope. Dahil alam ko ang programa ng pisto para maaprubahan ang bomb na iyan. Ginamit pa ang Vatican at pumunta sila sa Vatican. Lahat kayo na pumunta sa Vatican, sumpa ang abutin ninyo, pati na ang angkan ninyo dahil sa pagsira ng usapin ng mga lolo mula pa sa signing ng deed of 1878 na yan, kalupaan na yan ay pag-aari ng sultanato ng Sulu at ng Lupasog Empire. Hindi nyo kilala si Queen. Kahit marami ng aybag, maraming luha, maraming sipon, tatayo po ako alang-alang sa mga pubring niyuyurakan ninyo, inaalipusta ninyo, inaapak-apakan ninyo, dahil may pera kayo, dahil nagkukuntsabahan kayo mula presidente hanggang sa barangay captain, example lamang, gobernador. Dahil kung may pera at sabwatan, naging gobernador ang pipitsugim ako. At ito nandito ngayon, namamayagpag. Ipapakita ko yung picture niya, yung pagpunta niya dito sa Malaca noong bago ito ngayon. Dahil yun na yung mga konspirasiya na niluto
ng mapilindo na mga claimants. Hindi kayo naawa? Tagatakurong po ako! Tagatakurong ako. Nung kabataan ko, nakikita ko rin naka-chinelas, naka-t-shirt lang yung mga yan. Wala din sila katulad ko noon. Pero nang dahil kay Gloria Arroyo, namayagpag sila. At iyan ang hindi nila akalain na ito ang patunay. Nandito ang pangalan ni Pops Mangudadato, ni Mayor Arin, ni Sakortan. Nandito ito, sinay na nito ni Gloria. This is the physical truth, the conspiracy of the bully bush, and Gloria Arroyo. Nandito, pati ang angkat ng armas mula sa Amerika, lahat ito, nandito. Ngayon, papano yan dugo? Kasi sinamahan mo yung peke Gloria na yan, pumunta doon sa Amerika. Ano ang blackmail sa'yo? To free you from your crime and be the tuta ng Amerika? This will be your downfall because you have proven that you are not indeed the blood of Marcos. You see? Even if you are the sons, if you do not do the will of God, hindi kayo anak. And you will never be the son that our forefathers wanted you to be. Paano yan? 44 sap men, kawawang mga batang sundalo, sinakripisyo. Meron bang nagbigay sa inyo ng tamang pahayag? Bakit nandoon ang Amerika? Ang Amerikano, bakit nandoon sa panahon na yon? Dahil kay Marwan? Hindi si Marwan ang nakuha ninyo. Ginawa nyo lang yun. Buhay si Marwan. Kasama pa rin ng CIA yan. Maski sino na ginagamit ng CIA, mga buhay iyan, pinapapatay nyo lang. Para may magamit kayo ulit. Saan si Adam? Bobby Adam, si Solso Alive. Grabe ang ginawa ninyo sa Mindanao. Grabe, as in grabe. So right now, buhay o patay, si Madam Gloria Arroyo, nag-usap kami niyan almost 3 hours. And she admitted that she's a claimant. Yes, she's the blood of the Sultan. Tatay niya po ay dugo ng Sulu. Adopted po iyan ni Lolo Makapagal. Kaya nga, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi ninyo pwedeng i-ano yan. Ngayon, talagang naiiyak ako dahil ako'y mismo nahihiya. Bawat balahibo ko tumatayo. Dahil ginawa ninyong laruan ang bawat buhay ng pobre na kaya ninyong pumatay basta sa kagustuhan ninyo. Marami kayong kaso, pero yung tao nagnakaw ng isang candy sa grocery store dahil kumumayaman, kinukulong. Maraming mga nakakulong na walang kasalanan. Pero yung mga crocodile na mga corrupt leaders nandiyan sa pusod ng Malacanang, hindi mahuhuli dahil may pera pambayad sa husgado. Ganyan ba ang gusto ninyo? Habang buhay kayo nalulubog sa isang pamumuhay na kung saan ay diktador ng mga politiko na wala naman silang otoridad. 50 days left, we will see. I thank my grandfather watching right now. I thank our grandfathers na dugo ni Ama Ali from Taif, Saudi Arabia, na nandito sa Melaka. Sila ngayon ang lalaban para sa akin. Kung nakikinig ang gobernador ng Melaka, maintindihan niya kaya yung gusto kong sabihin? Maintindihan ni Pax ang mga anak niya. Namamayagpag sila kasama ang Sultan Brunei. Lahat kayong politika, caretaker po ang Sultan Brunei. Hindi niyo lang naintindihan. Kaya nga ngayon, buhay ba o patay, Manong Digong, I told you. Alam ko ang ginawa ko. Muntik na rin ako. Yung pinuntahan ko, doon rin pala natutulog si Alnas. Muntik na kami.
napadlak ulit sa isang lugar dahil yun na yung pagdeklara doon sa ibang bayan ng martial law. Grabe ang conspiracy. Sino naman ang ginamit? Si Putin? That was declared martial law sa Moscow? Is that right, Mr. President? Naging Mr. President, anong batas ang meron kayo? Pero walang naglitis sa inyo dahil takot kayo sa ICC, takot kayo sa ICJ, sa criminal court. Hindi kayo natatakot sa batas ng Diyos? Ayaw niyo papasukin ang ICC? Pwes, ang sovereign court ang lilitis sa inyo. In fact, nagbigay na ako ng sovereign arrest, warrant of arrest, kay Alnas bin Abdul Gafar. Marami po yung kasama. Kasama kayo lahat yan. Binantaan pa nga ako na mag-ingat ako. Excuse me? This is the queen with the immunity of the treaty. With the immunity of God Allah. Can you see? Can you still see? The divine hands in me? O puro na lang kayo pera? Kayong maliliit na tao, kumbaga, nalagpasan ko lahat ito, Saba standoff, Sambuanga standoff, yung sa 44 Supplement Sacrifice, punta tayo sa Marawi Siege, sa time ni Manong Digong. May Dugong Maranao pa naman siya. Pero anong ginawa niya sa Marawi? Binayaran din yung mauti. Maute pala, hindi mauti. Mauti sa Ilunggo, tana na, makulit. Pero yung pamilya ng maute, binayaran din ng OPAP para maglaro. Para makuha nila yung deposit ng mga Buddha dyan at ginto sa Marawi. Kasi bunker po yan. Ngayon nilalako yan ni Manguda Dato. Lahat ng mga ginto na nakamkam nila at yung mga gold money at drugs na nakuha nila. May report po sa akin yan, Mr. Bongbong, Mr. Duterte, kung kayo nga ba yan, maganda. Alam mo ang sinabi ng isang militar, doon pa lang sila naka-enjoy ng drugs dahil walang sawa. Talagang in-enjoy nila ang drugs dahil marami silang nasamsam na drugs sa Marawi. You see, did you ever spoken up? Lahat kayo, para meron kayong paraan. Dahil that was the time na papasok na sana itong mga Afghanistan. Ngayon, nililegalize ni Bongbong ang pagpasok ng Afghan para yan sa oil field. Para makuha nila. Another crime of conspiracy. America, who created the war in Afghanistan to control the oil field, the pipeline coming, galing sa Ligwasan Mars, sa Borneo side. Paano yan? Ngayon, hindi na kontento. Na-block na naman sila. Hindi naman sila nagtagumpay, hindi nakapasok yung mga foreigner, yung mga kombatant na gusto nilang ipapasok. Kawawa yung mga maute, kawawa yung mga ISIL nila, yung Islamic forces nila, mga Islamic Levant nila. Grabe, gumawa. Ngayon, nandyan daw sa Ligwasan yung mga ISIS. Iba yan dyan eh! Sino ang kausap ni Mariam? ISIS. Sinong ISIS? This ya? Kasi nakikipag-usap sa doon. At paglastando, yan ang dahilan nila. Dahil i-take over nila. Ang ISIS na isa dyan, yung barangay captain mismo na nagsasabotahe, biro mo, napakaganda ng picture ni Queen, nilagyan ng tae sa sobrang galit niya. Pero hindi makawala. May kaso na yan sa DILG. Pero kung mabayad nga lahat ng officialis, wala tayong magawa. Ano gawin natin? Since they have only 2 months left, ito na nga 50 days, isa-isahin natin.
Walisin natin. Sino mag-volunteer maging janitor? Ayan na. Walisin. At nang mamuhay tayong mapayapa para sa tunay na kaunlaran. Biro managawa nila yan lahat. Tapos parang wala sa kanila. At nandito na mamayagpag. Wala silang kasalanan. Ano? Pero ang ultimong tao na nakapatay dahil sa self-defense, nandoon sa kulungan. Sila, thousands upon thousands ang napatay nila sa pag-utos nila ng kamatayan doon sa programa nila. Nakulong ba sila? Wala. Yan ang tinatawag natin, bulag ang hustisya dahil pera ang pinagana. Kaya napakagandang ginawa ng mga lolo. Binawi lahat ng pera para hindi sila makagalaw. Pero ika nga, matindi ang dark force. Kasi ang hari nila, si Lucifer. Ngayon, since na nakulong na si Lucifer, yung galamay niya ngayon, sila na ngayon ang mga demonyo na gumagala dahil hindi pa rin sila sumusuko sa tunay na pamumuno ng Divino Gobyerno. Bawal magalit. Ang totoo ay totoo lamang. Ngayon, sino nga bang may kasalanan? Yan ang tanong palagi. Sino nga ba ang dahilan? Bakit hindi makapagpalabas ng pera si Queen? Ang packager po ang may kasalanan. Siyempre, kasama na rin yung mga inuutusan. Sana nga ipalabas nila yung pera na nasa pangalan na ni Queen. Hindi sa pangalan ng kapatid na si Alnas. Hindi sa pangalan ni Bongbong. Hindi sa pangalan ni Gloria. Si Gloria na mayagpag, limpak-limpak na salapi. Dahil siya ang caretaker ng Malampaya kasama si Brunei, kasama si Ramos. Ngayon nabili daw ni Razon. Titingnan natin. Kasi lahat naman iyan. Pagdating sa oil and gas, the royal family has the say because that is the property below the earth na yan ay hindi pag-aari ng isang persona o isang pamilya o lima or whatever. It belongs to the royal family. Ngayon, ayaw niyo ako pakinggan? Kayo lahat ang sisihin ng madlang people sa pagpahirap sa maliliit na tao. Kayong mga maliliit na tao, maintindihan ninyo ako. Luha at pasakit lamang ang aking kapital. Pagsusumamo sa buong may kapal, sa Allah, nabigyan pa ako ng lakas ng loob. Ilaban kayo. Dahil nakita nyo na nga, oh. Ang maliit na tao may kasalanan, kinukulong. Pero itong mga ito, walang pakialam. At kakuntsapa pa ang ibang bayan. This belong to the Mapilindo. And as the queen of the global earth, you belong to this. That's why I have to say, as the global earth queen, may patunay ako. Nagsasalita ako ng mataas? Hindi. Nagsasalita ako ng katotohanan. I am from Takurung. And I know who are the mangudadato. Pero hindi ako katulad nila na kayang umapak ng tao para manatili sa pwesto. Ako nagpapakatao para mabigyan ng hustisya ang mga taong niyuyurakan, inaalipusta at inaalila ng dahil sa kapangyarihan na ginagawa nila. Ang kapangyarihan ginagawa, hindi kusang binigay sa kanila iyan. Yan ang politika militar. Ngayon pinapapalitan ko yung army dyan, kaya pala ha? Bingo ko rin kayo. Lahat yung ginawa ninyong pag-delay sa akin, magbayad kayo ng buhay ninyo. Dahil maraming nagugutuman. Gagamitin ko lahat ng armas ng kalangitan para maintindihan ninyo na ang Diyos mabait sa mabait. Pero pag nagalit, putok bulkan, tornado, buhawe, typhoon, anong dyan? Signal number 5. Nagalit ang ina,
ng kalikasan. Dahil dapat yun ang inaatubag sa norte. I salute. Irene, and lahat kayo dyan. Remind, Bongbong, Lola Barba told me what I need to know. Siguro naman, maintindihan ninyo. Kaya kayo namang nagpapalaganap ng mga pananalita na utusan lang ako at wala akong mapapala kung hindi ako bigyan, nagkamali po kayo. Iniisa-isa ko rin kayong nililista. Kaya kawawa yung mga tao na nalilito dahil mauna kayong release. Wala ngang makarelease dahil sinarado po yan. Mismo nga World Bank, nahihirapan. Kayo pa? Ang gumagana sa pera na circular na pinapaikot galing sa drugs, galing sa gambling lords, galing dyan sa mga tao na gustong makakubra ng mas malaki. Kaya tinutulungan itong mga malalakas na tao. Sige, kapangyarihan na itim. Sige, I will leave it to you. Pero, kawawa ang angkan ninyo. Kawawa ang mga anak ninyo. Example by example. Bakit yung patay binubuhay? Eh, mga patay na nga sila eh. Para matakpan yung kasalanan. Yung buhay, pinapapatay para makaiskapo sa kasalanan. Ganyan ang laro ng politiko. Nadakuntsabahan ang konspirasiya, naka-indicate dito. Kaya number one na gagawin ng Mapilindo 2023, legal po yung na-installed natin na mga central office. Tato Odilon Puga, paki-ipon po yung ating mga kailangan na pamilya. Dito ninyo makita. Armado po ako ng lahat ng ito para makita ninyo. Lahat po yan na mga naka-archive, kailangan ng ayusin. Hindi po yung pera, hindi po yung deed na gusto ninyo. Ang ginamit ninyo, lost and found documents. Kaya may laban po tayo. So ngayon, legal sa legal, gawin natin legal. Paano ninyo ma-release ang pera kung nandoon kayo sa conspiracy yan? Hindi ninyo kayang takpan ang apoy, ang usok na maitim ay talagang hahanap yan ng paraan para kayo ay matuntun. Ligwasan Mars, nandyan ang ating mga lolo. Ngayon, welcome to the family ng mga demonyo. Doon kayo. Palakpak ako. Dahil sa tanang buhay ko, hinarangan ako ni Pax noong 2011 na ilang trucks hindi makapasok sa gymnasium. Yung malaking gymnasium, hindi kami pinapasok dahil hindi kami karapat-dapat. At doon niya kinoronahan si Bongbong at saka si Lani Revilla. That is how they are. Pero hindi sila mananalo. Dahil ang kinukuha nila ay atin. Ang pinaglalaban nila na handa silang pumatay sa ngalan ng konspirasiya ay atin. Pumapatay sila at gumagawa sila ng lahat ng programa nila para makilala sila. Ay atin pa rin. Dinidestroy nila ako para hindi ako paniwalaan at nang dahil sa maliit na pera ng mga inutang ko, sinusulsulan pa yung mga inutangan ko na singilin ako dahil hindi ako makabayad. Hintayin niyo po. Lahat kayo ng api. Ang inapi ninyo ay kayang mabuhay sa cup of water and a cup of rice, sa isang tasang tubig
sa isang tasang kanin kada araw, mabubuhay ako. Para kayo ay husgahan sa tamang hustisya na igagawad sa inyo ng Divino Gobyerno. Ligwas on Mars, 2012, inilabas ko na yan. Kaya ang code 999, Black Fatima. Binaliktad ko ang 666, kaya lahat ng account yan nakapunta sa Black Fatima. 999. Claim lang kayo. Wala namang problema sa akin eh. Claim lang kayo. Basta pagdating doon sa dulo, sinong hinahanap? The Queen of the Philippine Islands. Kayo ba yan? Pubugutan kayo ng ulo ng lolo pag kayo ay nag-claim sa titulo na iyan. 10-10-10. Dahil sa sigalot ng pagmamay-ari na hinahanap mismo si Juhintao ng China. Ang may-ari ng kalupaan na punong-puno ng langis, puno ng diamante, puno ng ginto, puno ng lahat ng natural resources, agri-resources, oil and gas, ang nakatala sa World Book of Record ay ang Sultan of Sulu. Kaya in 10-10-10, ako at ang Raja Sulaiman, kasama na si Angel Gabriel, si Siti Mariam, at si Ina Pindalidayan yung Buhawi, in-installed, ni-recognize, pinatawan ng kaniyang otoridad, si Sultan Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Gamar bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III. That is in 10-10-10. Kaya in October 20, 2010, nagawa ang Blood Compact at yan ay binigay sa Senado, Kongreso, sa DFA, sa OPAP, kay Marvic Leonin, lahat ng mga ahensya binigyan ng Blood Compact. Instead na manalo si Raja Mamay, pinapanalo nila ang OPAP. Ang OPAP po ang packager ng lahat ng standoff in conspiracy with the head of state. OPAP? Hello? Ako po'y nasa audience niyo palagi pag nagmi-meeting kayo. That is Queen, kaya kahapon manigas kayo. Kagabi, manigas kayo. Ngayon, titingnan natin. Kung kamitin nyo ang agong, I will use the power of the heavens. Tingnan natin. In 11-11, yun na yung pagpunta ko sa China. Dahil talagang tumulong ang Lolo Qianlong. In November 11, 2011, in Davao, nagpan-manifest talaga ang Lolo. The Dragon. Kaya nadeklara ko ang Dragon Age. From November 11 up to July 3, 2023. Yan ang marka. Kaya in July 3, 2023, nag-transfer tayo, nag-implementa tayo ng Golden Age. Bakit? Dahil in the code of 12-12-12, binuksan ko ang ligwasan sa buong mundo. Dokumentado, siliado, pulido, at iyan ay litihin mo. Kaya nagkaroon ng libro na muntik na kaming mamatay dahil pinahahabol kami at nanakawin yan. Nasana yung Sultan Alonto. Okay? At ang iyong kabiyak. Lahat kayo mananagot. Nanakawin ang libro? Dahil yan ang ginagamit ninyo. Lahat ng testamento ko, pinapalitan nyo lang. I can accuse you as plagiarism. Gaya-gaya, putumaya. Ginagawa ninyo lahat yan para lang kayo manalo. Okay? Ngayon, with all of this,
hindi kayo nakontento. Ayun na yon, gumawa na kayo ng mga karumal-dumal na stand-up. Subalit, nagbigay ako ng grace period. From 2013, 14, 15, 16, 17, 18. No? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kaya lahat ito nakita ninyo, na lahat ito may programa. In 2015, nag-end na ang control ng Amerika dahil sa Carpenter Agreement. Ang Mapilindo nag-start ng September 16, 1963. Kaya nga ako yung minarkahan. Kaya nga ako lumalaban. From there, lumaban na kami since 2009. Kabilin-bilinan ng lolo patapusin ang Mapilindo dahil pwede kaming madisgrasya. Pero wala akong panahon. Kailangan kong lumaban para makilala kami pagdating ng September 16, 2013. Kasama ang palad, gumawa pa rin sila ng harang. Hindi ako nag-stop doon. Dumirekta ako, papunta. Matapos ang 2015 sa 100 years na agreement ng Carpenter with America and Sultan of Sulu na nag-sign sila in March 22, 2015. 100 years. Nag-end noong March 22, 2015. Kaya nagkaroon ng parallel government. Dokumentado, selyado, pulido dahil may mga records ang Malacañang Office of the President, Senado, Kongreso, lahat ng ahensya, lahat ng embahada, binigyan iyan ng libro ng lineage ng Sultan Sulu ni Raja Mamay. As an heir apparent, it is my duty para mailabas ang katotohanan. Anong nangyari? Pagkatapos niyan, sinabi ko yan doon sa coordination na lahat ng claim mag-end sa akin at kay Raja. Dito ko kayo! Isa-isahin mula 2015. Hayaan na natin mula noong 1963. Pero iba yon. Pero kayo, from 2015, grabe na. Hindi kayo nakontento dyan eh. Tinuloy niyo pa rin itong pag-last stand-up. Ito yung pinakahuli niyo. At napakaganda dahil nakahanda rin ang puwersa sa ligwasan. Kasi head-to-head collision. Department of National Defense, kung nakikinig ka man. Ang pananalita ba ni Queen walang kabuluhan? Kayo ang sisihin ko, kayo ang vanguard ng security and order. Bakit hinahayaan nyo na ang packager ang mag-uutos sa inyo ng mali? Kung utos yan lalo ng caretaker ni Bongbong, kasi ang election ninyo, null and void na yan. Nag-end ang tunay na rule ng Mapilindo kay Gloria. Hindi kayo naniwala, edi doble ang inyong accountability. Dahil the Mapilindo 2023 is the combat, the antidote of all these illegal rulings na ginawa ninyo. Plus, yung pag-abuse ng misuse ninyo ng heritage asset at ng pera ng ng bayan. Tell me, kung merong pagkakamali pa si Queen, ang pagkakamali ko, nagtiwala ako para at least matulungan niyo ang sambayanan. However, it still pays off to be dumb, stupid, and fool para mahuli ko kayo. I spent millions para mahuli ko kayo. Yun nga lang, lalo ngayon, sinisingil ako. Pero
lahat iyan malalampasan ni Queen. Lahat iyan. Kaya kayong mga tao, mga kasama, mga kaalyado sana, ang 315 nyo ba, sulit, makabayad ba kayo kay Queen? Nakabigay lang kayo para na kayo sino? Hindi na punta lahat yan sa akin. Pero hayaan nyo na, naka-record yan. Sa book of record, sa book of life ng bawat isa, hayaan nyo na. Hayaan yung maniningil ang lolo dyan. At hayaan nyo na. Start a new beginning in this golden age. Let's start a very good passage. Dito natin makita. Kahit anong gawin nila, mapupunta pa rin tayo sa tama. Kaya lahat ngayon, dito nakikita ng lahat. Marami nang tumatawag, pero hindi pa rin nila maintindihan na ang pamumuno ng Diyos Ama ay talagang nandito na sa lupa. Maraming salamat sa inyo. Intayin niyo po, ipapalaganap natin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga physical evidences na nandiyan sa Google. Nandiyan sa Facebook ni Queen para makita ninyo the conspiracy has made all of us suffer. Na tayo mga pinapapatay parang manok. At tayo ang dapat tulungan, kundi ang tinutulungan nila yung masasamang tao, masasamang elemento para sila ay manatili sa pwesto. Maraming salamat po sa inyo. Naway na sa mabuti kayong kalagayan, namnamin ninyo bawat pananalita. Hindi ako kumakalaban ng basta-basta kung wala akong karapatan bilang reyna ng kalikasan, bilang reyna ng Universum Magnum, at bilang reyna ng Global Earth. But since I am also the Queen of Southeast Asia with the King of Southeast Asia, lahat ng titulo ko galing sa mga lolo, aprobado, silyado, dokumentado. Diyan tayo nagkakaiba. Lahat kayo na lumalaganap na kayo ang Queen, mag-isip kayo dahil ang hustisya ng kalangitan igagawad sa inyo. Lahat ng mga sinabi niyo sa akin at my back, nakarecord po yan. At iyan ipatutunayan ko sa inyo na hindi biro ang ginawa ninyo paglapastangan sa reyna na inakala ninyo ay hindi totoo. Marami kayong sagutin sa inyong mga sari-sarili. Sana umpisahan na natin itong tinatawag na 50 days, the rectificatory form of government, itong ginagawa natin ngayon, that all of you will participate in shaping our kingdom wherein the golden heart reigns in our heart and in our soul. Bless you all. Masalam. Magandang umaga. Mabuhay. Maharlika Kingdom of God. Lupusog Empire.